Umani ng iba't ibang reaksyon ang pagbibitiw ni Vice President Sara Duterte bilang Education Secretary at Co-Vice Chairperson ng NTF-ELCAC. Narito po ang aking report. Ang aking pagbibitiw ay hindi lulan ng kahinaan, kundi dala ng tunay na malasakit para sa ating mga guro at kabataang Pilipino. Ito ang mensahe ni Vice President Sara Duterte matapos kumpirmahing nagbitiw na siya bilang Education Secretary. Ayon sa vice, nagbigay siya ng 30-day notice para masiguro ang maayos na transition. Base sa kanyang resignation letter, irrevocable ang kanyang pagbibitiw bilang kalihim ng DepEd at co-vice chairperson ng NTF-ELCAC. Bagamat hindi ako magpapatuloy na mamamahala sa kagawaran, patuloy pa rin nating itataguyod ang kalidad ng edukasyon na nararapat para sa Pilipino. Mananatili akong isang ina na nagmamatyag at titindig para sa kapakanan ng bawat guro at bawat mag-aaral sa Pilipinas. Sa kanyang talumpati, hindi nabanggit ni VP Sara kung bakit siya nagbitiw. Hindi na rin nagbigay ng dagdag na pahayag kaugnay nito ang kanyang kampo. Ayon sa Presidential Communications Office, tinanggap na ni Pangulong Bongbong Marcos ang resignation ni VP Sara. Si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ikinatuwa ang pagbibitiw ng bise. Sana lang daw ay maaga niya itong ginawa para nakapaglagay ng DepEd Secretary na galing talaga sa sektor ng edukasyon at alam ang kanyang ginagawa. Sabi ni Teachers Dignity Coalition Chairperson Benjo Basas, sana hindi politiko ang susunod na kalihim. Nangihinayang naman daw si Willie Rodriguez, ang National President ng PTA Philippines. Marami na raw kasi silang nakasala na gagawin at proposals. Ilang busy presidente na rin ang nagbitiw noon sa gabinete, gaya ni na dating Vice President Salvador Laurel, Joseph Estrada, Gloria Macapagal Arroyo, Teofisto Gingona Jr., Jejomar Marbinay, at Lenny Robredo. Ang pagbibitiw sa gabinete ni VP Sara, panibagong yugto ng usapan kung buo pa ba ang unit team. Kamakailan lang ay sinagot ito ni VP Sara. Unit team was the tandem during the 2022 elections, and then tandem of Bongbong Sara during the 2022 elections, and then humanang elections may daog na me. Noong nakarang taon, unang napansin ang namumuong iringan sa pagitan ni VP Sara at House Speaker Martin Romualdez. Pagkatapos ma-demote ang kanyang malapit na kaalyado na si Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo, nagbitiw si VP Sara bilang miyembro ng Partidong Lakas CMD noong May 2023. Pagkatapos niyan, umugong ang issue tungkol sa tinawag ni VP Sara na tambaluslos, katagang Bisaya para batikusin ang karakter ng isang tao. Tambaluslos ka. No comment. No comment sa tambaluslos. Hindi pinangalanan ni VP Sara kung sino ito. Pero nang hindi niya banggitin sa isang talumpati ang middle name ni Pangulong Marcos na Romualdez, naging usap-usapan kung ang House Speaker ang kanyang tinutukoy. Pagsapit ng Setyembre, naungkat na sa Kongreso ang budget ng Office of the Vice President. Partikular ang paggamit nito ng 125 million pesos na confidential funds sa loob ng 11 araw, kahit na wala namang alokasyon para rito ang OVP. Ang hinihingi namang 500 million pesos na panibagong confidential funds ng OVP kasama sa mga tinanggihang ibigay ng Kamara. Sino man na kumukontra sa confidential funds ay kumukontra sa kapayapaan, kalaban ng bayan. Pagsapit ng Enero ngayong taon, naging kontrobersyal ang mga naging pahayag ng ama ni VP Sara na si dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kay Pangulong Marcos. Si Bongbong Marcos bangag noon. Ngayong presidente na, bangag natin ang presidente. Ang aligasyong yan, tinawanan lang noon ni Pangulong Marcos. I think it's the fentanyl. Fentanyl is the strongest painkiller that you can buy. It is highly addictive and it has a very serious side effects. Pero di raw nito na bago ang ugnayan ng Pangulo at ni VP Sara. Nagpapasalamat din ako kay Apo BBM sa kanyang paggalang sa aking mga paninindigan. May respeto ako sa mga pananaw at opinyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, pati na ng aking mga kapatid. Ngunit katulad ng posisyon ko sa maraming mga isyu, hindi kailangan na sumasang-ayon ako sa lahat ng mga ito. Pero si First Lady Liza Marcos, hindi nagustuhan ang pangyayari. Bad shot na yan sa akin. I was always kind to her. For me, nasaktan ako because
my husband will do everything to protect you. You ran together, di ba? Sama-sama tayo, babangon muli. Pupunta ka sa rally, tatawagan yung presidente mong bangag, di ba, you're going to laugh? Mm-hmm. Tama ba yan? Mm-hmm. Even Lenny never did that. Bilang tao, karapatan ni unang ginang Lisa Marcos na makaramdam ng sama ng loob at galit. Subalit, ang kanyang personal na damdamin ay walang kinalaman sa aking mandato bilang isang opisyal ng pamahalaan. Magiging epektibo ang resignation ni VP Sara sa July 19, tatlong araw bago ang ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Marcos. Iginagalang daw ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTFL-CAC ang desisyon ni Vice President Sara Duterte na mag-resign bilang co-vice chairperson ito. Ayon sa NTFL-CAC, naging susi ang leadership at commitment ni Vice President Duterte para maisulong ang layunin nilang pangmatagalang kapayapaan at pag-unlad ng Pilipinas. Naniniwala naman si Senate President Cheese Escudero na inevitable o hindi maiiwasan ang naging resignation dahil daw yan sa pagpuna ng pamilya ni Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos at sa First Family. Nakadagdag pa raw ang hindi pagbibigay komento ng Vice Presidente kaugnay sa ilang issue kabilang ang nangyayari sa West Philippine Sea. Sa kabila niyan, may karapatan naman daw ang vice-presidente na magkaroon ng pagkakaiba sa presidente. Para naman kay Gabriela Partilist Representative Arlene Brosas, isang political move ang resignation ng vice-presidente bilang kalihim ng DepEd na anya'y paghahanda para sa 2025 elections. Isang batang 10 taong gulang ang nalunod sa ilog sa Lipa, Batangas, habang sa Pangasinan naman, may mga naaresto dahil sa pagbebenta at pagsasangla ng peking titulo ng lupa. Ang mainita balita hatid ni Claire Lacanilaw Dungka ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Tatlong babae ang arestado sa entrapment operation sa Mangaldan, Pangasinan. Ang mga sospek, sangkot umano sa pagbebenta at pagsasangla ng peking titulo ng lupa. Yung complaint nila nauna is nagkaroon sila ng nagkabayaran doon sa Santa Barbara about sa lupa. Kumbaga, nagsasangla sila ng lupa na may pangakong 10% interest kasi yun yung pangako ng itong mga grupo na to doon sa pag-asawa. Then, na-find out nila na itong property na sinala sa kanila, hindi nila pagmamayari. Ayon sa may-ari ng lupa, laking gulat niya na ginagamit na pala ng mga sospek ang kanyang pangalan, dala ang kopya ng titulo ng kanyang lupa. I was surprised. It was kind of shocking to me na may nagaganong adjacent property, may isang 1.5 hectares na binibenta po. Kaya lahat ng mga titulo, photocopy, kailangan sa buyer provided. Tumangging magbigay ng pahayag ang mga sospek na naharap sa kasong estafa at falsification of public document. Ayon sa pulisya, sangkot din ang mga nahuling sospek sa rentangay o rentsangla modus ng mga sasakyan. Nalunod ang isang batang lalaking 10 taong gulang sa Lipa, Batangas. Kwento ng ama ng bata, nagpaalam sa kanya ang kanyang anak na maliligo sa ilog pero hindi niya pinayagan. May ina mo nagsabi doon na yung adog, nung magtalo na yung mga bata naliligo doon, so medyo siya pagtalon. Ayon sa pulisya, posibleng nabagok ang ulo ng bata sa bato bago tuluyang nalunod. Patay rin sa pagkalunod ang magsuhing naligo sa ilog sa Nasugbu, Batangas. Mangingisda lang daw sana sa ilog ang dalawa gamit ang lambat. Posible umanong napunta sa malalim na bahagi ng ilog ang mga biktima. Yun po kasing river na yun po, yun po yung malalim at saka meron pong agos. Kung naman po nakakita sa pangyayari, siguro yung bata po ay napunta po doon sa tubig at sinagi po ng tsuhe. Nadala po sila ng agos, nalunod na po doon. Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuha na ng pahayag ang pamilya ng mga biktima. Patay ang isang babaeng senior citizen matapos mabangga ng isang AUV sa Pamplona, Camarines Sur. Ayon sa anak ng biktima, patawid ng kalsada ang kanyang ina nang biglang mabangga ng AUV na mabilis umano ang takbo. Nakita ko na lang si mama nakahiga na . Bibilisan na muna siyang ulam namin para may pagkain kami bago siya pumunta doon sa kabila. Ayon sa mga pulis, hindi agad napansin ng driver ang tumatawid na babae. Base sa driver, may sinusundan lang daw siyang sasakyan. Hindi na niya masyadong napansin na may tumawid sa may gilid. Sinubukan pa niyang
Ilagan, pero hindi na po nakaya, kaya inabot pa rin yung victim po, sir. Bumangga pa ang AUV at nahulog sa gilid ng kalsada. Sugatan ng driver nito habang wala namang nasaktan sa anim na pasahero. Sa huli ay nagkaareglo na ang magkabilang panig. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Claire Lacanilao Dungka, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.